Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Armida, a Kadilinya, ang inyong guro mula sa mataas na paaralan ng Caloocan. Tayo ngayon ay nasa ikaapat na aralin. Ito ay patungkol sa mga likas na yaman ng Asya. Kung ating pagbabalik-aralan, tinalakay natin sa aralin 3 ang mga likas na yaman din ng Asya. Subalit nakapokus noon sa mga rehiyong Hilagang Asya at Kanlurang Asya. Ngayong linggong ito, tatalakayin naman natin ano-ano ba ang mga likas na yaman sa Timog Asya, Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Ano ba ang ating milk o kasanayan? Nailalarawan ang mga likas na yaman ng Asya sa rehiyong Timog, Silangan at Timog Silangang Asya. Ito ay may code na AP7HAS-1E-1.5. Ano-ano po ba yung mga inaasahan natin na matututunan ngayong linggong ito? Ang module na ito ay ginawa upang ikaw ay magkaroon ng lubos na pag-unawa sa paksang likas na yaman sa Asya. Pagkatapos basahin ang module na ito, inaasahan ang mga sumusunod. Una, nasusuri ang likas na yaman ng rehiyong Timog, Silangan at Timog Silangang Asya at ang mga implikasyon nito sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Nakabubuo ng talaan ng mga likas na yaman ng Asya sa rehiyong Timog, Silangan at Timog Silangang Asya. Pangatlo, nakapagpapahayag ng kahalagahan ng pangangalaga ng likas na yaman ng Asya sa pamamagitan ng paggamit ng social media. Handa ka na bang malaman ang patungkol sa mga kaalaman sa mga likas na yaman na ito? Halika na, tayo nang mag-aral at alamin ang likas na yaman. Mga likas na yaman sa Asya. Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mahalagang kayamanan ng mga anyong lupa at anyong tubig. Ang mga ito ay binubuo ng mga hilaw na materyales na nagmula sa likas sa kapaligiran ng isang bansa. Kadalasan, ang likas na yamang ito ang nagtatakda ng kalagayan ng isang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Mayroong mga bansa o rehiyong sagana sa likas na yaman, ngunit mayroon din namang salat sa mga ito. Marami man o kakaunti ang likas na yaman, kinakailangan ng masinop at responsableng pagpapaunlad nito upang maitaguyod ng isang bansa ang kabuhayan ng mga mamamayan nito pati na ang kalagayang pang-ekonomiya nito. Tatalakayin natin ngayon ang patungkol sa likas na yaman ng Timog Asya. Pero bago natin alamin ang yaman ng Asya, ang yaman ng Timog Asya, tukuyin muna natin ano-ano ba ang mga bansa na bumubuo sa Timog Asya. Makikita po natin sa larawan ang mapa ng Timog Asya. Makikita natin ang India. Ito ang pinakamalaking bansa sa rehiyong ito. Pakanluran, nariyan ang Pakistan at Afghanistan. Sa Hilagang Silangan ng India, matatagpuan naman ang Nepal, Bhutan at Bangladesh. Tumungo naman tayo sa timog na bahagi ng India kung saan makikita natin ang Indian Ocean. Nandiyan ang mga bansang Sri Lanka at Maldives. Ngayong alam na natin ang mga bansa na bumubuo sa Timog Asya, talakayin naman natin gaano ba kayaman ang Timog Asya. Likas na yaman ng Timog Asya. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa mga bansa sa Timog Asya. Angkop sa agrikultura ang Indo-Gangetic Plain. Palay ang mahalagang produkto dito, bagamat may mga pataniman din ng trigo, jute, tubo o sugarcane at mga gulay. Ang makikita po natin sa larawan ay isang halimbawa ng trigo or wheat. Ito naman ang halimbawa ng tanim na jute at ito naman pong nasa kaliwa, ito na ang naging produkto ng nasabing pananim. Ito ang halimbawa ng taniman ng sugarcane. Pinakamahalagang likas na yaman sa India ang lupa, lalo't higit ang mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog Indus,
Ilog Ganges at Ilog Brahmaputra. Malaki rin ang reserba ng bakal at karbon or coal sa bansang ito. India lamang ang biniyayaan ng humigit-kumulang na 54% ng lupa na maaaring bungkalin. Kaya't lupa ang itinuturing na pinakamalagong likas na yaman nito. Ang kapatagan ng Ganges ay isa sa pinakamatabang rehiyon sa India dahil sa alluvial soil. Ang alluvial soil ay mataba at pinong lupa na diniposito o tinambak sa lambak at bukana ng ilog matapos ang pagbaha o pag-apaw ng ilog. Samantalang maliit lamang ang matabang lupa sa Afghanistan, Bangladesh, Maldives, Nepal, Pakistan at Sri Lanka na tanging 30% lamang ng pangkalahatang lupa ang binubungkal. Ang mga kagubatan sa Nepal ay matatagpuan sa mga gulod ng bulubunduking Himalayas. Sa mga baybaying dagat ng Pakistan ay matatagpuan naman ang mga gubat bakawan. Makapal at mayabong ang gubat sa Sri Lanka na hitik sa puno ng mahogany at palm. Ang makikita po natin sa larawan ay halimbawa po ng punong mahogany. Ito naman ang halimbawa ng mga palm tree sa Sri Lanka. Ito ay isang uri rin ng palm tree na matatagpuan sa bansang Sri Lanka. Sa dakong gitna ng pulong ito, lalo na sa matataas na lugar, ay makikita ang mga kagubatang evergreen, samantalang sa hilaga at silangang bahagi nito ay naroroon ang mga punong ebony at satinwood. Makikita po natin sa larawan ang halimbawa ng kagubatang evergreen. Puno ng ebony at puno ng satinwood. Malaki ang kapakinabangan ng Indian Ocean sa rehiyon dahil sa pagtustos nito ng iba't ibang yamang dagat. Batong apog, bakal, karbon, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ay ilan sa mga pangunahing yamang mineral sa Timog Asya. Makikita po natin sa larawan ang isang halimbawa ng batong apog. Sa Sri Lanka, nagpuproduce sila ng mga tsaa, nagtatanim ng mga carrots, cabbage, cauliflower, bean, bell pepper, pumpkin, bitter gourd, melon, mango at lemon. Ang bitter gourd nga pala ay ampalaya. Nagtatanim din sila ng mga kakao, nyog at mga pampalasa. Sa Bangladesh, tsaa at jute ang produktong agrikultural na pangunahing iniluluwas ng bansa. Ang Bhutan ay nagtatanim sila ng mga palay, barley, potato at iba pang mga gulay na iluluwas nila. Ang Timog Asya ay katatagpuan ng higit na 20,000 fresh water species. Sa Maldives ay katatagpuan ng samut-saring tropical fish at mga coral formation. Sa matatabang lupa, nagtatanim ng barley, mais, palay, trigo, oilseed, jute, kape, patatas, kamote, bulak, kasuy at iba pang sangkap ng pampalasa tulad ng chili, cinnamon, pepper at cloves. Ang alagang hayop sa Afghanistan ay tupang karakul at sa Bangladesh ay baka. Nahuhuli mula sa Indian Ocean ang palos, tuna, dilis at hipon. Ang mga dagat ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng shellfish at isda tulad ng mackerel at sa Maldives ay katatagpuan ng mga samut-saring tropical fish at mga coral formation. Sa matatabang lupa, nagtatanim ng barley, mais, palay, trigo, oilseed, jute, kape, patatas, kamote, bulak, kasuy at iba pang sangkap na pampalasa tulad ng chili, cinnamon, pepper at cloves. Ang alagang hayop ng Afghanistan ay tupang karakul at sa Bangladesh ay baka. Nahuhuli mula sa Indian Ocean ang palos, tuna,
dilis at hipon. Ang mga dagat ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng shellfish at isda, tulad ng mackerel at salmon. Matapos nating talakayin kung ano-ano ba ang mga uri ng likas na yaman o halimbawa ng mga likas na yaman na matatagpuan sa Timog Asya, ngayon ay magpapakita naman ako ng iba't ibang larawan na kung ano ba ang itsura ng mga halimbawang ito. Makikita po natin sa larawan ang puno ng oak. Ito naman ang puno ng pine tree. Makikita naman sa larawan ang puno ng walnut. Ito ang halimbawa ng tupang karakul na makikita po sa bansang Afghanistan at baka sa Bangladesh. Nakakatuwa na meron palang iba't ibang itsura ng mga tupa at eto nga, makikita natin iba ang itsura ng tupang karakul sa Afghanistan at maging ang baka kasi meron ding baka sa Pilipinas. Subalit kung mapapansin nyo, iba yung itsura ng baka na matatagpuan sa Bangladesh. Makikita natin sa larawan ang pagkuha ng yamang mineral na natural gas. Mayaman din sa likas na yaman na langis ang India. Ito naman ang halimbawa ng tanso o copper. Manganese, yamang mineral na chromite, gypsum, iron ore, mayroon ding tanim na barley sa Timog Asya. Nahuhuli naman mula sa Indian Ocean ang isdang palos. Isdang mackerel. Uy, ginagawa yan na sardinas, diba? Ang sarap niyan. At ng salmon. Talakay naman natin ang mga likas na yaman na galing sa Silangang Asya. Subalit, alamin nga muna natin ano-ano ba yung mga bansa na bumubuo sa Silangang Asya. Mula sa silangan, makikita po natin ang bansang Japan. Pakanluran po, nariyan ang North Korea at ang South Korea. Pakanluran pa kung saan nakakabit ang tangway ng Korea ay ang China. Kasama rin po dito ang Mongolia at ang Taiwan. Halika na at ating alamin gaano ba kayaman ang Silangang Asya. Likas na yaman ng Silangang Asya. Ang yamang lupa ng Silangang Asya ay matatagpuan sa mga talampas, kapatagan, bundok, lupaing prairie sa Mongolia, mga lambak tulad ng daluyan ng Yangtze River, Mongolian Steppe, at iba pang mapang mga lupang binubungkal. Sakop ng China ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin. Ang pinakamahalagang pananim nito ay palay. Nangunguna ang China sa buong daigdig sa produksyon ng palay. Ito po ang ilog ng Yangtze. Mongolian Prairie at Mongolian Steppe. Ilan sa mga pananim ng ibang bansa sa Silangang Asya ay sugar beets, patatas, repolyo, mais, soybean, bawang, red beans at prutas tulad ng ubas, peras at peach. Ang mga hayop na katulong sa hanap buhay ay kalabaw, kamelyo, kabayo, buriko, ito po ay donkey, at yak. Ang dagat China ay mayaman sa pagkaing dagat tulad ng flounder, cod, tuna, cuttlefish, sea crab, at prawn. Ang mga ilog ay hit sa carp, sturgeon, at hito. Ang mga ibang pananim ay trigo, mais, at oats. Makikita po natin sa larawan ang isang halimbawa ng wheat o sa Tagalog po ay trigo. Ang kauliyang ay ginagamit sa pagkain ng mga alagang hayop at ginagawang alak. Ito po ang halimbawa ng tanim na kauliyang. Ang kauliyang po ay isang pananim na nagmula sa uri ng sorghum at millet. Makikita po natin sa larawan ang itsura ng taniman ng sorghum.
Ito naman ang taniman ng millet. Ito naman ang gulay na sugar beets. Ito naman ang halimbawa ng hayop na yak at ito ay ginagamit sa paghahanap buhay sa Silangang Asya. Ito ang isdang Flounder. Kilala niyo ba si Flounder? Siya po yung kaibigan ni Ariel sa The Little Mermaid. Codfish. Tuna. Cuttlefish. Carpfish. Sturgeon. At catfish. China ang pinakamalaking producer agricultural tulad ng palay, wheat, mais, peanuts, tea, potatoes at isda. Ang China din ang pinakamalaking producer ng coal at steel sa buong mundo. Mayaman sa deposito ng coal, copper, ginto at iron ore ang rehiyon. Nakasalalay sa mga ilog ang agrikultura. Mahalagang kabuhayan ng mga naninirahan sa baybayin ng silangang bahagi ng rehiyon ang pangingisda. Ang Japan naman ang pangalawa sa pinakamalaking producer ng isda sa buong daigdig. Ang mga bansang China, North Korea at Tibet ay mayayaman naman sa mga depositong mineral. Nasa China ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong daigdig. Gayun din ang reserba ng carbon dito na isa sa pinakamalaki sa buong daigdig. Salat sa yamang mineral ng Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Gayunpaman, nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm, kaya nangunguna ang Japan sa industriya ng telang sutla. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng yamang mineral. At ang nakikita po natin ay ang yamang mineral na antimony. Magnesium at tungsten. Ito ang halimbawa ng mulberry tree. Ang mga dahon nito ay ipinapakain sa mga silkworm. Ito po ang halimbawa ng silkworm. Siya po ay gumagawa ng silk. At ito po ang nagiging tela, yung pong hibla na nakikita po natin ayan. Ang mga sumusunod na tela ay halimbawa ng telang sutla or silk. Ang yamang lupa ng Silangang Asya ay matatagpuan sa iba't ibang anyo nito, maliban na lamang sa mabuhangin o tigang na lupa sa Mongolia. Sakop ng China ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at ito'y pinagtataniman ng iba't ibang uring pananim. Pangunahing pananim nito ang palay at siyang nangunguna sa produksyon nito sa buong mundo. Ang ilang mga bahagi ng Silangang Asya ay nakatuon din sa pagtatanim at paghahayupan. Sa China at sa iba pang mga bansa ng rehiyon, ang malalaking hayop ay ginagamit din bilang katulong sa paghahanap buhay. Ang mga anyong tubig ay nililinang din para sa mga kapakinabangan ng mga nakatira rito. Ilarawan naman natin kung ano po ba ang mga likas na yaman na matatagpuan natin sa Timog Silangang Asya. Subalit bago natin yan alamin, tukuyin muna natin ano-ano ba ang mga bansa na kabilang sa Timog Silangang Asya. Simula natin sa bansa natin, ang Pilipinas. Pakanluran po ang direksyon natin upang malaman natin kung ano-ano ba ang mga bansa na kabilang dito. Sa kanluran po ng Pilipinas ay makikita po natin ang Vietnam. Sa kanluran nito, nariyan ang Laos at ang Cambodia, Thailand at Burma. Ang Burma po ay lumang pangalan ng Myanmar. Tumungo tayo sa timog ng Thailand, meron tayong makikitang tangway dyan. Yan po ang bansang Malaysia. At sa dulo nito, nandyan po ang bansang Singapore. Sa ilalim naman nito, sa ilalim ng Malaysia, makikita po natin ang mga isla ng Indonesia. At sa Indonesia po,
Nariyan din po yung dating kabahagi ng bansang ito, subalit ito ay humiwalay na, ito po ang East Timor. Makikita rin po natin o kabahagi din po ng Timog Silangang Asya ang bansang Brunei Darussalam. Yan po ang mga bansa na bumubuo sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay alam na natin kung anong mga bansang ito. Tukuyin na natin, ano-ano ba ang mga likas na yaman na matatagpuan sa Timog Silangang Asya? Likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Sa Timog Silangang Asya, ang likas na yaman ng Myanmar at Brunei ay ang malalawak na kagubatan. Tinatayang nasa 84% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptile. Sa kagubatan ng Myanmar, matatagpuan ang pinakamaraming puno ng tik sa buong mundo. Samantalang ang maraming punong palm at matitigas na kahoy gaya ng apitong, yakal, lawan, kamagong, ipil, pulang nara, mayapis at iba pang species ng dapo ay nasa kagubatan ng Pilipinas. Ang dapo po, ang English po niyan ay orchid. Ito po ang halimbawa ng punong tik. At ang pinakamaraming puno nito ay matatagpuan sa bansang Myanmar. Puno ng palm. Ito po ang halimbawa ng hairy-lipped apitong. At ito po ay kabilang sa mga native trees ng Pilipinas. Ito naman po ang kagubatan na makikita po ang mga puno ng yakal. Ito naman ang puno ng lawan na kabilang din sa Philippine native trees. Ito naman ang kagubatang kamagong. Kabilang din ang kamagong po sa Philippine native trees. Ito po ang halimbawa ng ipil-ipil tree. Ang ating pambansang puno, ang nara tree. Puno ng mayapis. Ito po ang halimbawa ng isang dapo o orchid. Marami po nitong nakikita ang mga orchid po sa kagubatan. Doon nila yun nakukuha. Ang yamang lupa naman ay matatagpuan sa lambak ng Irrawaddy River at Sitang River, ang pinakamatabang lupa sa Myanmar. Sa Cambodia, ito ay nasa paligid ng Mekong River at Tonle Sap. May iba't ibang pananim sa rehiyon. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangunguna sa daigdig sa produksyon ng langis ng niyog at kopra. Ang kalabaw, baka, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalagang hayop sa rehiyon. Sa yamang mineral, malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia at ang mahigit sa 80% ng langis sa Timog Silangang Asya ay nagkagaling sa bansang ito. Gayun din, ang mahigit sa 35% ang liquefied gas sa buong daigdig. Liquefied gas din ang pangunahing yamang mineral ng Malaysia habang tanso naman ang sa Pilipinas. Ang malalaking ilog ay pinatatayuan ng dam at ang ilang mga bansa at nililinang para sa hydroelectric power na siyang pinagkukuna naman ng ating kuryente. Ito po ang Irrawaddy River, Sitang River, Mekong River, at Tonle Sap. Ito ay ilan sa mga mahalagang ilog na kung saan naging mahalaga ang mga ilog na ito upang maging matatag ang mga pamayanan na itinatag sa mga lambak na malapit nga po dito sa ilog. Magpapakita po ako ng mga larawan kung ano po ba ang itsura nito mga likas na yaman na pinag-aaralan natin. Makikita po natin sa halimbawa, ito po ay coconut oil kasi nga ang Pilipinas po ay isa sa malaking producer ng... Makikita po natin sa larawan ang halimbawa ng mga copra po. Mayroon ding natural gas na makikita po sa Timog Silangang Asya.
Ang langis o petrolyo ay isa rin sa pangunahing produkto ng mga taga-Timog Silangang Asya. At ang nasa larawan po, iyan po yung kumukuha sila ng mga yamang sa ating kalikasan sa pamamagitan po nito. May reserba ng langis ang Brunei, Malaysia, Vietnam at Indonesia. May deposito ng nickel at iron ang Indonesia rin. Tanso naman sa Pilipinas at tin sa Thailand, Myanmar at Laos. Ang Pilipinas ay kabilang sa pinakamalaking producer ng silver, coal, gypsum, sulfur. Pangwalo sa pinakamalaking producer ng bigas o palay sa daigdig. Vietnam naman ang pangalawa sa pinakamalaking exporter ng kape. Petroleum at coal ang pangunahing iniluluwas ng bansa. Sa Cambodia, ang pangunahing itinatanim ay ang bigas, mais at rubber na iniluluwas. Ang Malaysia ang pinakamalaking producer ng tin sa buong mundo. Nagluluwas din sila ng iba pang mineral katulad ng copper, iron ore at phosphates. Isa sa mga pangunahing dahilan ng rubber, cocoa, pineapple at palm oil. Ang Thailand ay pangatlo sa pinakamalaking seafood exporter, pangalawa sa pinakamalaking exporter ng gypsum, pangunahing produktong iniluluwas ay ang shrimp, coconut, corn at sugarcane. Ito po ang halimbawa ng yamang mineral na nickel. Yamang mineral na tin, silver o pilak, yamang mineral na sulfur. Ito naman ang halimbawa ng rubber tree. Malaking bahagi ng Myanmar at Brunei ay kagubatan, kaya sagana sila sa yamang gubat. Iba pang mahalagang puno ang goma, kinchona, akasya, nyog at bunga. May iba't ibang pananim ang rehiyon tulad ng palm oil, sesame, bulak, trigo, mani, soybean, nyog at kakao. Maging pati kape, abaka at mga prutas ay kabilang dito. Matatagpuan sa Pilipinas ang tamaraw. Sagana rin ito sa iba't ibang uri ng reptilya. Ito ang halimbawa ng quinchona tree. Ito naman ang halimbawa ng sesame tree, abaca tree. Ang nakikita po natin sa larawan ay ang abaka. So ito pong mga hibla na to, ito yung sinasagawa ngayon ng mga tela at kung ano-ano pa ang pakinabang nito. Makikita rin sa larawan ang hayop na tamaraw. May mga yamang mineral dahil malaki ang mga deposito ng natural gas sa Indonesia. Karamihan ay nasa silangang baybaying dagat ng Sumatra at sa Kalimantan. Ang mahigit sa 80% ng langis mula sa Timog Silangang Asya ay nanggagaling sa Indonesia. Dito rin nanggagaling ang mahigit sa 35% ng liquefied gas sa buong daigdig. Ito rin ang pangunahing mineral ng Malaysia, habang tanso naman sa Pilipinas. Ang mga ilog ay pinagtatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nilinang para sa hydroelectric power na siya na lamang pinagkukuhaan ng kuryente. Yan, natalakay na natin ang mga likas na yaman sa Timog Asya, Timog Silangang Asya at Silangang Asya. Noong week 3, napag-aralan din natin ang likas na yaman ng Hilagang Asya at Kanlurang Asya. Tunay na maganda ang pagtalakay sa mga aralin sapagkat nalalaman natin na lahat ng rehiyon sa Asya o sa buong Asya po, makikita natin na may mga bansa na hindi man sila sapat sa ganitong bagay at sobra sa ibang bagay, ito ay binigyan nila ng paraan. Ito ay nilinang nila at inalam nila kung paano nila ito higit na mapagyayaman at mapapakinabangan. Sa susunod na linggo, aalamin natin ano po ba yung implikasyon ng mga likas na yaman sa buhay ng mga mamamayan. Kaya muli, ako po si Ginang Armida A. Kadirinya, ang inyong guro mula sa mataas na paaralan ng Caloocan. Maraming salamat po!